nakikita ho natin ngayon na mga panauhin natin, ang dami ng mga pauwi ng mga probinsya, no? Marami ng dapat paghandang gawin. So, doon ho sa mga sasakay sa barko, ipaalala natin sa kanila. Katulad na pag-usapan natin kanina, as mentioned also by PNP Representative Travel Light, yung mga di dapat dalhin, huwag nang dapat dalhin, and then maging observant kayo dun sa mga regulations ng barko. Sumunod lang kayo, and then kung may problema, be aware of the numbers that you have to call in case of emergencies. Any weather system that we are monitoring wala sa naman, area ng Mindanao? Wala naman. Nagugulat lang din kami dito sa pag-ulan, pero so far as the, alam mo yung alon, wala naman tayong nakitang problema. And baka palipalin nga ni Admiral Lay Sorena yung chopper para i-monitor yung mga, lalo na dito sa Metro Manila, sa Manila Bay. And we will monitor and we will continue to update the public sa situation ng karagatan. So dapat vigilant din yung mga pasahero natin. Yes, yung mga hindi dapat sumakay ng mga kolorong vessels, huwag yung ilagay sa panganib ang mga buhay nyo. Mura daw eh, mura. Yun nga lang. Mura din ang buhay. Mahal ang nagmamadali Chief Inspector. Ano po ang paalala natin sa mga kabayan natin? Paalala lang po natin, ang PNP po, kasama po yung ibang law enforcement agencies, nag-establish po kami, nagtatagpo kami ng tinatawag natin na PADS, yung Police Assistance Desk. Composed po ito ng mga other law enforcement agencies, MMDA, yung ating Red Cross volunteer agencies na tumutulong po para po maisaayos yung ating pagbabakasyon, yung travel ng ating mga kababayan. Gusto po natin ipaalala, taon-taon po natin ulit pinapaalala, huwag pong iwanan ng ating mga bahay na nakabukas. Isarado po natin ito para po may mabalikan tayo na bahay po natin at mga gamit natin na doon pa intact po yan. Kung kailangan po natin na ibilin po natin sa ating mga kapitbahay o kaya po sa ating mga law enforcement, mga pulis natin, yung ating mga kabahayan din po. Paulit-ulit po natin sinasabi, travel light at i-charge po natin ang ating mga cellphones. Importante po yan ngayon sa panahon ngayon, yung ating contact with our mga family members. And for also for our safety, huwag po tayo magdala ng mga ating mga ipinagbabawal. At sumunod po tayo dun sa regulasyon na ipinapatupad ng ating mga bus terminals at yung ating mga iba pang kagaya po ng ating mga terminals. Kung mayroon po tayong kailangan, huwag po kayong mag-atumiling mag-text 0915-888-8181. Yan po yung hotline ng ating NCRPO. Okay. All right, good. Alam mo, maaga rin pinaghandaan ng MMDA yung Semana Santa. Planchado na rin ng yung mga seguridad at kaligtasan ng mga biyahero sa kalsada sa Metro Manila. Kaugnay po niyan, tawagin po natin si Chairman Francis Tolentino, MMDA. Chairman, attorney, good morning. Si Joel Sabal po ito at si Susan Enriquez. Magandang umaga po, Joel. Magandang umaga po, Susan, at sa inyong mga masugid na mukhang, ngayong panahon ito, Chairman, magkakaroon ng mga sangkatutak na road repairs. Meron bang paalala ang MMDA sa ating mga motorista? Yung road repairs po natin, tapos po ito kaninang madaling araw, pero merong maliliit pong ongoing ang DPWH at sa tingin ko hindi naman po ito makakasagabal. Mapera na lang po kung matutuloy yung hinihingi nila na pagbigyan sila sa Bebe Santo. So yung natapos kanina, Chairman, wala na akong kasunod yun. Ang sinabi nyo susunod na road reblocking is a Thursday na para hindi naman ho makaabala Monday, sa mga Thursday, kababayan natin, mga motorista na uuwi ho sa mga probinsya para sa Semana Santa. Tama po kayo. Pero yun po, yung supplier ng DPWH, mabibigyan sila ng supply ng mga ready mix sa Bebe Santo at Bebe Santo. Bukod doon sa mga kalsada, mga dadaanan, ano po yung nakikita niyo mga nagiging problema doon sa monitoring niyo since last week? Yung pong mga taxi na naghahatid sa mga terminal natin, yun po yung medyo nakaharang naman doon sa bus terminal at nagdudulot din ng congestion. So yun po yung binibigyan namin ng attention ngayon na pagpasok po ng mga buses galing probinsya at palabas, wala po nakaharang sa harap. Chairman, nung weekend po, parang gabi na yung mga bus po ba talagang kahit provincial, at ngayon ho may mga binigyan pa ng special permit, hindi pa rin talaga sila pwedeng dumaan doon sa ilalim. Yun nga po, hindi pa rin ho pwede. Kasi pag inayaan natin yan, tuloy-tuloy na ho uli yan. Tama. Although may mga panakanakang violators kahapon, pero meron na tayong ilang tunnels na may CCTV camera. Matali naman ho nating namamonitor ho yan. Kaya lang sana yung mga jowel, yung mga dumadaan sa ibaba, huwag mangitlog, Ay, doon ang ingitlog Yan na nga ho. Pero alam mo yung mga provincial bands natin. Kasi ang German, doon pa isang maglatag, ito na matutulog
Alright, siguro anong reminders natin, Chairman, sa ating mga motorista ngayong Semana Santa? Nasa inyo po pagkakataon. Sige po. Siguro po, yung sa mga motorista natin, huwag tayo makipag-sabayan. Iplano po natin na maigi yung ating pagbabiyahe kasi yung iba nating kababayan last minute nagde-decide. So agahan po natin. Mas maganda ho siguro, Martes Santo, o kaya kung yung talagang hindi nagmamadali, eh sa Webes Santo, dahil nakikita namin yung Miyerkules po ang pinakadagsa ng ating mga mananakay. Siyempre, mga pagkagaling sa trabaho, sa kasi ng probinsya. Ano po, Chairman? Opo. Naku, huwag na makapagsabayan. Travel light. Chairman, good morning and thank you. Thank you, Chairman. Ang magandang mag-report po at maraming salamat. Si Romel. Romel, anong paalala natin sa kanila? Ayun na una, para po maiwasan ng heat stroke, magdala po tayo ng tubig. Pangalawas, para maiwasan ng aksidente sa road, ay sa lalo sa mga drivers, observe po yung paano po mag-overtake. Saan po dapat kayo nakapwesto, kung sa shoulder lane ba or sa fast lane. Yun po, at saka always check the brakes. Yun po. Okay, paalala ho yan para ho maging safe at maayos yung ating paglalakbay. Maraming salamat po, Chief Inspector Kim Olitas. Siyempre, kay Lieutenant Commander Armand Balilo at siyempre, kay Romel Lozada sa pakikipagkapihan at balitaan nyo sa amin ngayong umaga.